So it appears na magkakaroon uli ng part 2 ang showdown ng Trump at Biden's White House this coming November 2024 because it is becoming clear sa nomination ng mga Republicans, it will be Trump, and of course, usually ang sitting president ang magiging re-electionist ng kanilang party. Pero alam nyo, sa Amerika, bagamat may mga security details na itong dalawang taong ito, kapag na-secure na ng candidate ang kanyang party's nomination, for example, ang presidential nomination from the Republican Party, ay inoobliga na mag-trigger na yung kanilang batas na dapat bigyan na siya ng security detail. Ang dahilan nila, it's because ito ay isang potential president, and therefore kahit hindi siya magiging president, kung siya ay potential president, it would be a threat to their democracy kung may mangyari sa kanya. In fact, naging batas ito after ng isang presidential nominee ay nagkaroon ng attempt of assassination habang siya ay nangangampanya. Kaya naman sa Amerika, para sa kanila, the transition of the government is one of the most vulnerable stages and parts of their democracy. That is why they should always be on the alert. And that is of course a good solution para sa kanila. Well, you see, this is a nation, pero makikita natin that they have laws and they have some solutions that are in place para maprotektahan ang kanilang democracy, lalo na sa panahon na napaka-vulnerable nito during election and during transition. Eh kung sa tao ganito sila kasipag, how much more pagdating sa Diyos? Ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan niya, He's not only showing it by giving to us yung kanyang promise, not only by fulfilling the promises to us, but what God does is He always, and He keeps these promises secure, and these promises binabantayan niyang masusi, and if there will arise a threat to these promises, God is committed to eliminate those threat. Not because siya ay isang Diyos na insecure or natatakot na may tumalo sa kanya, but this is a form of assurance to His people. Kaya minemake sure niya yung kanyang mga promises ay narito. Kaya dito sa Genesis 21 verses 8 to 21, makikita natin dito na may uusbong na threat sa promise ng Diyos. And what are what will God do sa ganitong mga pagkakataon? This is the long awaited fulfillment of the promise sa pagkapanganak kay Isaac, and at the same time the threat for to the promise ay ang son of the flesh, which is of course Ishmael. Basahin natin ang inspired, inerrant, infallible word of God sa verses 8 to 21. And the child grew and was weaned. And Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned. But Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she bore to Abraham, laughing. So she said to Abraham, "Cast out this slave woman with her son, for the son of this slave woman shall not be heir with my son Isaac." And the thing was very displeasing to Abram on account of his son. But God said to Abram, "Be not displeased because of the boy and because of your slave woman. Whatever Sarah says to you, do as she tells you. For through Isaac shall your offspring be named. And I will make a nation of the son of the slave woman also, because he is your offspring." So Abram rose early in the morning and took bread and a skin of water and gave it to Hagar, putting it on her shoulder along with the child, and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the child under one of the bushes. Then she went and sat down opposite him a good way off, about the distance of a bow shot. For she said, "Let me not look on the death of the child."
And as she sat opposite him, she lifted up her voice and wept. And God heard the voice of the boy, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What troubles you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the boy where he is. Up, lift up the boy and hold him fast with your hand, for I will make him into a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. And God was with the boy, and he grew up. He lived in the wilderness and became an expert with the bow. He lived in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. Mga kapatid, ito po ang banal na salita ng Diyos. As I have said to you, makikita natin dito dalawang theme. This is the fulfillment of the long-awaited coming of the promised son, and also from verses 8 to 21, the expulsion of the son of the bondwoman na si Ishmael. Well, last week we saw that Genesis 21 is a very big deal in the Abrahamic narrative. Eh bakit? Dahil ito ay resolution to a previous conflict. Pag sinabi pong resolution, ibig sabihin meron siyang gustong sagutin na mga sigurong question na naiwan, marahil may mga nagtatanong ano na nangyari dito. Kumbaga parang ang ginagawa niya dito sa atin ay binibigyan niya tayo ng closure or answer. Parang pag nanonood tayo ng pelikula na later on natin marirealize at maibibigay sa atin yung sagot. Well, Moses gave us once again this encouraging closure on that one particular issue in the life of Abraham. That the promise of God to him na nagsimula sa Genesis 12 has been finally fulfilled after 25 long years of waiting, doubting, sinning, disobeying, despairing, shortcutting, lying, believing, fighting, worshiping, and finally laughing. Finally, sa chapter 21, ang huling alakhak ay na kay Abraham at kay Sarah despite sa kanilang mga shortcomings. Inabot ng 1/4 century, but still the Lord granted them His promise. This kind of dealing of God is not particular only to Abraham or with Abraham and Sarah, but to all His people. Sa ating lahat, makikita natin that usually God fulfills His promises to His people, usually in the most difficult yet surest way. Hindi gusto ng Panginoon na pahirapan lang tayo, but gusto niyang ipakita, on the other hand, na siya lamang talaga ang makakagawa ng ganitong bagay. Now, we proceed sa verse 8, almost forgotten in the narrative kay Abraham. Baka nabisi tayo kay Lot, nabisi tayo kay Sodom at Gomorrah, baka nakalimutan natin may mga hanging questions pa sa issue ng Abrahamic narrative. At yun yung dalawang character ng pangalan ay si Hagar at si Ishmael. Quite a long time na since we have heard from these two or about these two. Pero ngayon, andito na muli sila at kailangan ng kanilang appearance sa narrative natin dahil dumating itong si Isaac. While Isaac was the long-awaited son of Abraham and Sarah, they were celebrating, abang tayo rin ay nakikiselebrate sa pagkapanganak kay Isaac, well, the author of Genesis once again supplied to us a necessary information and an interesting POV, point of view. Hindi pala lahat ng dumating si Isaac, hindi lahat nagsasaya. Hindi lahat humahalakhak. Hindi lahat ay wini-welcome ang kanilang inihintay na pinangakong anak. Hindi lahat ay nagsiselebrate sa pagdating niya. May mga character dito sa narrative nila Abraham na hindi okay sa kanila at hindi nila tatanggapin at hindi nila kikilalanin itong si Isaac. Could you imagine nung ipinanganak siya, maintindihan mo itong mga taong ito. Nung dumating si Isaac, nasa kanya na yung focus, yung limelight, yung attention. And by this time sa verse 8, he was already 3 years old. While Isaac was seen as God's fulfillment of His promises, these two individuals were not happy. And they are Hagar and Ishmael.
The servant of Sarah who gave Abraham his first child because these two, this couple, this Abraham and Sarah chose to take the matter of God's promises into their own hands. So what was the result? Ang result ay nagkaroon ng 14 year of delay because mayroong Ishmael na isinilang. Ang tanda ni Ishmael kay Isaac ay 14 years old. So therefore, nung 14 years itong si Ishmael, pinanganak siya, ngayon 3 years old na siya, we can assume na nasa bandang 16 or 17 na itong si Ishmael. Pretty old na rin as a teenager. So therefore, itong taong ito, ang gagawin at ipapakita sa atin ng narrative natin sa Genesis is that there have been so many complications, there are so many pain and tears sa paghihintay nila dito at dahil sa kanilang pagkawalan ng pananampalataya. Therefore, what I'm trying to say here is this. Ang binabasa natin ngayon sa Genesis 21 is a passage that is a continuation of what we can call the tension created in Genesis 16. In other words, may unfinished business sa Genesis 16 na gustong ipakita ni Moses na bigyan tayo ng part 2. Bigyan niya tayo ng ganitong uri na magre-resurface ang kanilang away. Well, ang Genesis 16, that is a chapter devoted to the rivalry of Sarai and Hagar. Doon, nagdesisyon na yung mag-asawa, si Abraham and si Sarai, para ilagay na sa kamay nila ang pangako ng Diyos. At ano naging resulta? Nabuntis itong si Hagar at ipinanganak nga si Ishmael. Well, Genesis 21 is what we can call Family Feud 2.0. Dito sa Genesis 16, Hagar versus Sarai. Well, chapter 21, magmamana yung kanilang mga anak. It will be Ishmael versus Isaac. Sino kaya ang mananalo? Sa chapter 16, nagkaroon ng ganong away. Dito naman sa 21, ang mga anak naman ang maglalaban. Well, the two mothers taking the backstage now. And here is the twist. The twist is, sa Genesis 21 verses 1 to 7, we have just read that Isaac was born and the whole household was laughing. Hindi lang si Sarah ang masaya. He was the whole household was laughing, Sarah was laughing, but then this Moses, this genius author ng Genesis, he used a play on words that we will see in verse 9 that someone is also laughing. So therefore, kinonnect niya yung verses 1 to 7 sa verse 9. Someone was also laughing in verse 9. But wait, what kind of laughing is this? Is this person laughing with them, celebrating with them? Nakikiselebrate ba siya at nakikisaya sa kaligayahan nila Abraham at nila Sarah? Well, the answer of course is no. Because the usage of laughing sa verse 9 is not the same as yung word or yung usage sa verse 7 or verse 6. Bakit? Because in verse 9, someone was laughing and this was Ishmael and he used the word laughing in a sense to mock, to deride, to despise on the day that Isaac was being weaned at 3 years old. While there was a party para sa kanya, this teenager, immature teenager, 16 or 17 years old teenager, na si Kuya Ishmael, he chose to laugh at or to mock Isaac and pose himself as a threat to the Abrahamic covenant and its promises to them. What would God do now sa mga ganitong panahon? Well, Genesis 21 is a chapter that tries to show the covenant and the power and the commitment of God to fulfill His promises to His covenant people. In fact, this is one of those chapters in Genesis at sa buong Bible na lagi makikita mo ang commitment ng Diyos ay ipufulfill niya yung kanyang mga promises sa kanyang mga tao. Makikita mo lagi ang pangalang Diyos or the word God is all over the place.
Pag pumunta ka sa ibang chapters, minsan mahirap ma-decipher nasaan ang pagkilos ng Diyos. Dito sa 21, lagi nandyan ang Diyos. He is the God who acts. He is the God who fulfills. Laging nandyan ang Diyos. So, He just keeps on doing and acting in the whole chapter, making sure that His promises are not only fulfilled, but they are also protected. The promise was fulfilled in verses 1 to 7, verses 8 to 21, the promise is protected from any person, from any circumstance that will prove to be serious threat to the promise. In other words, gusto kong emphasize dito, if we can only say, grabe itong Diyos na ito. Yung kanyang faithfulness, nakikita mo, hindi lang nakikita sa kanyang pagsasagawa ng kanyang ipinangako, kundi papaano niyang sinisiguro na walang puwersa, na walang tao, na walang anumang okasyon ang pwedeng sumira sa kanyang mga pangako. God doesn't just give promises, He's committed to those promises. In fact, He's so committed that He's willing na tanggalin ang anumang bagay na pwedeng maging balakid sa kanyang plano kung paanong aalisin niya si Ishmael mula sa landas ni Isaac para matiyak ang pagkamit sa pangako ng Diyos. You know, mga kapatid, when I saw this and when I learned this from the chapter, I said, wow, thank you, Lord. Because I have to admit to you, there are times that we pray this prayer and we want this because we are just weak. We cannot fight everything. Hindi lahat ng enemies natin kakayanin natin. There are times that God has to come down to us at siya yung mag-aalis nitong mga balakid sa pananampalataya. Ito yung mga balakid sa sanctification mo. Ito yung balakid sa calling mo. God has to go down, to come down sa atin para gawin niya ang mga bagay na yon, because we as people na may remaining sins, we cannot just do everything. We cannot fight every battle. We cannot approach every kind of enemy. We need someone, this kind of ministry at pagsaklolo ng Diyos. God, we have to really ask God sometimes to even remove some necessary destructions or threats sa ating sanctification or sa ating pananampalataya. And that is the message that I want to leave to you this morning. God's faithfulness to His covenant promises includes the commitment to remove any necessary threat. God's faithfulness to His covenant promises includes the commitment to remove any necessary threat. All throughout redemptive history, you will notice this divine activity. How many times that you have heard sa mga stories like the Spanish Armada, wherein the British Army, they were just so tiny and powerless compared to the mighty fleet of the Spanish Armada. Yet, God had to use yung malakas na hangin para lang mataboy at masira ang mga malalaking mga barko ng Spanish Army just to make sure England will never become a Catholic nation. That happened noong 1600s, and until now, not even once na naging Catholic ang Inglaterra because of that matter. And we see this providence, divine activity. God, siya ang kumikilos, siya ang nagahawi sa pala, sa talahib at sa maraming mga bagay. Why? Because hindi dahil fascinated ang Diyos sa atin na parang, alam mo, siya ay genie natin sa isa-isang bottle, but God is committed to finish what He has started with us. He's not simply satisfied to deliver to us the fulfillment of His promises. He's also committed to control the heavens and the earth so that there will be no Ishmaels, there will be no Hagars who will mock the promises of God, who will pose as threats to the promises and covenant of God. This passage, mga kapatid, it tells also sa atin that we can either choose to become the children of the covenant through Christ or through faith, or we will be those people, we will mock the covenant promises of God.
Are we going to be those who will take joy na dumating ang tagapagligtas at yung fulfillment? Or are we the ones who will like be the elder brother na hindi nag-e-enjoy sa party na ibinigay sa kanyang kapatid? So choose who will be who you will be today. Ikaw ba ay magiging outcast sa covenant, or you will affirm to be part of this covenant? And of course, it has been made clear through the Lord Jesus Christ. So since God is committed to His promises, what can we expect in dealing for God dealing with these covenant promises? Well, I have three expectations here. First, there is punishment for the scorners of God's promises. Number two, there is pain for the servants of God's promises. And number three, there is pity for the sinners of God's to God's promises. Number one, there is punishment for the scorners of God's promises. So verses 8 to 10, and the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast on that day, and Isaac was weaned. But Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had borne to Abraham, laughing. So she said to Abram, cast out this slave woman with her son, for the son of this slave woman shall not be heir with my son Isaac. Kung ako dito lang ako noon, lalagyan ko na salamin si Sarah, sasabihin ko tag life. Napakalupit nitong si Sarah. Nakita lang niyang iniinsulto ang kanyang anak. Layas. Yan ang basically ang ginawa niya. With the laughing and celebrating with Isaac's coming, Ishmael's 14-year status as the only child of Abraham officially ended. Habang si Isaac ay may party for his weaning, usually 3-year-old kids, binihiwalay sila, nagkakaroon ng party sa ancient Near East, Ishmael laughs at him. Kita ni Sarah ang kanyang pag-tawa. Well, yung tawa na ito, debatable bakit daw nagalit itong si Sarah, kung ano exactly yung sin or offense or mistake ni Ishmael. Pero kasi ang verse na inang sabi doon, the son of Hagar the Egyptian whom she had born to Abraham laughing. That's the Hebrew word tsatsak. Ang ibig sabihin ng tsatsak is to laugh outright in merriment or scorn. So by implication, what Ishmael did was he was laughing to scorn. He was laughing to mock. He was trying to play or make sport. Sa kaya nga sabi ni Derek Kidner, isang magaling na commentator, ang translation daw ng iba na playing is unfair. It should be mocking katulad ng King James Version. So this is the intensive form of the word Isaac, which means to laugh. Di ba ganito ang ginagawa natin mga Pilipino, di ba kung may pangalan ito, no? Let's say sasabihin natin ito ay matapang. Tapos insultuin natin na ano nangyari sa katapangan mo, naging duwag ka. Pwede nating gawin, no, yung mga pangalan nila. Basically, ganito yung ginagawa nitong si Ishmael. Ah, ikaw pala yung laughter, o ikaw, katawa-tawa ka. At ininsulto niya, pwede natin sabihin binuli niya, pinagtawa na niyang may insulto. So the same word used in the other places. Sa chapter 19 verse 14, it's the same word na ginamit dito sa chapter 19 verse 14. Remember Lot? Nung si Lot, sinabihan niya yung kanyang son-in-laws, sabi niya, sige, punta kayo dito. What happened kay Lot? Tingin daw sa kanya parang nagjo-joke. So in other words, hindi siya sineryoso. Tapos sa chapter 39 verse 14, nung nagreklamo si Potiphar's wife, sabi niya, finrame up niya itong si Joseph, sinabi niya, itong Hebrew na ito, you have brought among us a Hebrew to laugh at us. So, dagdala ka dito para pagtawanan tayo. Sa chapter 39 verse 17, ganun din. The Hebrew servant whom you have brought among us came into me to laugh at me. So, in other words, talagang napaka-negative ng ginawa ni Ishmael. So, what's wrong with that? Well, this is the wrong thing here. Ishmael was mocking Isaac and all that Isaac represents. In other words, ni hindi ginalang ni Ishmael itong kung sino si Isaac at kung ano ang sinisimbolo ni Isaac. Ang sinisimbolo ni Isaac ay ang covenant promises ng Diyos. In other words, para kay Ishmael, walang kwenta para sa kanya itong covenant promises, to the point na hindi man siya mangilag or hindi man siya bigyan ng respeto itong tagapagmana ng promises.
what was precious to God and to Abraham, Ishmael mocked it. And the result is si Sarah, he responded by asking Abraham to cast them out of their household, invoking the covenant. Sinabi niya sa verse 10, cast out the slave woman with her son. Look at the condescension, not even mentioning the name of Ishmael. Cast out the slave woman with her son. Sarah was so infuriated that she can only call the woman who became na naging servant niya for 20 years. Ang tawag niya, bondwoman or slave woman. She can only be harsh dito sa babaeng ito. And she have never recovered, most likely sa jealousy and probable fear na baka maranasan ni niya at ni Isaac kapag sila Hagar at Ishmael biglang magkaroon ng papel doon sa kanilang tatay o si Abraham. So sa chapter 21 verse 10, ang sabi niya, for the son of the slave woman shall not be heir with my son Isaac. So just like yung kanyang relationship kay Hagar, si Sarah could not even consider si Ishmael. Hindi man niya pinagbigyan yung anak na parang, alam mo, Ishmael, kasalanan namin to, pero wala ka dito, out ka dito eh. Huwag ka naming idamay, bata ka. Pero tingnan mo si Sarah, she was really using yung kanyang power to take advantage of the situation at kawawain itong si Ishmael. She was filled with the thought that they will only have greater conflict and rivalry as time went because it was Isaac na pinili para maging heir ng Abrahamic covenant. It wasn't Ishmael na maging tagapagmana. Now, anong gusto kong ipakita dito? Dito, nung sinabi niya na siya hindi magiging heir, ang gagawin ni Abraham ay madidisplease siya. Hindi niya gusto yan. At the end of the day, anak ko yan. Pero ano sabi ni Yahweh, Abraham, makinig ka sa asawa mo. Bakit? Because Sarah invoked yung promises at yung consistent na kasunduan ng Diyos sa kanila. At ang mangyayari dito, mapapalayas itong si Ishmael forever nang mawawalay kay Abraham. Now, let us try to see here it through the eyes of the covenant of God. One mocked the promises and the covenant of God, and when this person na nag-respond, na sabi mong masama na si Sarah, pero pinagbigyan pa rin ng Diyos. Why? Because God, for God, mas mahalaga yung katotohanan ng covenant. Therefore, if you try to mock what is important to God, we cannot mock God, His work and His promises and get away with it. Ito yung tinuturo ng text. Pinapakita niya sa atin, itong si Ishmael, minak niya si Isaac at ganun-ganun na lang pinalaya siya. Ganito kaseryoso ang Diyos sa atin. Mga kapatid, this is not simply a matter of words or language, but more importantly, this is a matter of the heart. The words of Ishmael betrayed a heart na nagdi-despise sa very covenant and promises of God sa kanila. To him, parang laughing stock lang ang covenant. Anong klaseng tao ito? Imagine mo, nilalang siya ng Diyos pero wala man siyang takot sa mga bagay na dapat katakutan. Kaya ang sabi ni Alan Ross, isang magaling na commentator, yung laughter was the response of faith to the promise of God, so sa laughter nila Sarah, but the mockery signified the response of unbelief in God's plan that Isaac should be heir. The story illustrates the truth that faith and unbelief are incompatible. End quote. Mga kapatid, ang pinapakita po dito sa atin is that we cannot treat in a trifle manner or sa isang paraan na easy-easy or light ang mga bagay na mabigat at importante sa Diyos. God doesn't want the voice of unbelief to take official residence in the heart of His people. Nakikita niya ito na parang poison. A man in the same family, in the same book of Genesis, despise also the sacred, honorable, and precious things sa Diyos. Anong pangalan ng taong ito? May kakambal siya. Di ba ang pangalan niya si Esau? He despised the birthright. He showed yung kanyang animosity sa mga covenant ng Diyos at sa kanyang plano.
Gaano kawikid ang tao na he has gone to his lowest point sa kanyang pagiging tao, na i-despise niya mga bagay na napaka-importante sa Diyos? Di ba parang nagpapakita ito ng nature na makalaman, makamundo, walang panlasa at appreciation sa mga bagay na banal? Alam niyo, dapat niyang i-honor at i-seek ay ang dapat niyang i-honor at i-seek na nakakaluwalhati sa Diyos ay kanyang niyuyurakan at pinagtatawanan. Itong si Iso, itong si Ishmael, katulad na katulad natin sila. We also do not give due honor to the things of God, hindi ba? We are not giving proper weight to those things that God gives weight. Isn't that the very meaning of honor and giving glory sa Old Testament? The Hebrew word for honor, honor your father and your mother, or sabihin natin glorify, is the Hebrew word kabod. Ang ibig sabihin ng kabod is heavy. In other words, when you glorify God, when you treat or when you honor your father and mother, you treat them weightily. You do not treat them lightly. You do not treat them as something na trivial lamang sa'yo. And that is the very problem of our humanity. Ang failure natin, mga kapatid, is we treat sin lightly and we fail to take itong mga bagay na ito, ang Diyos, very seriously. In other words, kung andun tayo sa Gerard, hindi tayo si Isaac. Most likely, magiging tayo si Ishmael. Just look at the way we appreciate the things of God. At sa pag-appreciate natin sa mga bagay na mas nawala sa Diyos, we would be Ishmael mocking the very promises of God, His word, His wisdom, and His work. We will be like Ishmael and Esau. But thank God, the Lord Jesus Christ took a different path. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, nung dumating siya dito sa lupa, He rectified the very deeds of mocking and maligning God of His promises. When we could not take sin seriously, what did Christ do? He was the one who did it for us by dying on the cross. Ang tao na mamamatay para sa krus, para sa kasalanan, is someone who took sin so seriously. He gave His life for the ransom of many. When God required us not to treat Him and His, or not to treat Him lightly, or when God commanded us na huwag natin i-treat ang Kanyang command very lightly, when all we did was to mock the very commands of God, Jesus took seriously every command of God, that He obeyed every word by the Father, that even if it meant dying on the cross. Mga kapatid, if we would be forgiven by God and washed from all our sins and be accepted by His righteous children, we need someone to take seriously those things that we did not take seriously in our lives. We need to have a record where we can show na, tingnan nyo Lord, hindi namin tinrit lightly, hindi namin minak in insulto, we did not make fun of Your word, of Your work, and Your people. But you see, when Christ showed to the world a man so serious that He can pay the penalty of sin and took upon Him the mission of giving glory and honor to the Father by being an obedient son, He did not only do that because He had to make it up to God. No, God or Jesus did that because He was a substitute. Kailangan may pakita sa record that we did not treat God and sin very lightly, that we did not flaunt the law of God or mock His servants or dismiss His word. Well, let me ask you, were you not before a man na nangiinsulto sa mga naglilingkod sa Diyos? In fact, some of you or many of us here, kasama tayo sa mga tumatawa. Pinagtatawanan ng mga born again, pinagtatawanan ng mga may dala sa Biblia. We were so persecuted nung nagsisimula ang SABC na Trinity Bible Baptist Mission pa siya noon, na some of our kasama, kailangan pa nilang tanggalin ang barong nila or yung tinusuot nila para hindi sila mapansin na pupunta sila ng church. Kailangan yung isa i-roll up muna niya yung kanyang pantalon na parang magmumukha siyang namamasyal lang at hindi siya pupunta sa church.
Kasama tayo sa mga tumawa. Kasama tayo sa mga nang insulto sa Panginoon. Baka meron sa atin dito dating atheists, dating mga part ng cults. Di ba dinispice natin ang mga bagay na importante sa Diyos? Di ba minak natin ang Panginoon? Di ba dinispice natin yung mga taong biglang nag-insert ng conversation about God and the gospel? Nung bago akong Kristiyano, my very best friend was embarrassed na kasama niya ako dahil I tried to share the gospel to our friends and classmates sa BSU. These are people who will laugh over a vice ganda or iyon joke over the seriousness of the gospel. They will be willing to mock Jesus Christ. Yeah, dito mga kapatid, may maganda dapat na panghamon sa atin. Let us reject the spirit and the company of those who speak so low of God, His promises, and His people. Ishmael, kahit anak siya ni Abraham, siya ay kalaban dito. In fact, ginamit siya ni Paul sa Galatians para maging illustration or allegory ng flesh versus spirit because Isaac was the promised son of God. Na hindi sila pwedeng magsama. Sa Psalm 1 verses 1 to 2, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Umiwas tayo sa mga tao na mababa ang paningin sa Diyos, mababa ang paningin sa mga tao ng Diyos, a professing Christian man. Na iniisip ko sa oras na ito, I know this person. At nung nakita ko yung ganitong bagay, I made sure that he will not be able to influence me because he thought so low of ministers. He thought so low of the work of God to the point na tahasan niyang sinasabi, alam, takot daw hindi magturo ng patungkol sa giving ang mga pastors because magugutom sila. Yung mga ganitong dinadala sa issue ng pera, the doctrine is not the issue, but that scornful heart, that proud attitude toward God's servants. Layuan mo mga ganitong tao dahil sooner or later, hindi mo mapapansin, you might be saying already the words that you hear from their mouth. Well, we are not beyond scrutiny. We are not beyond sa mga bagay na to if we are erring. Or even sa mga kapatid sa Panginoon. Baka meron kang kakilala na mabilis magsalita at mabilis ma-offend sa mga kapatid. Well, this also tells us na lumayo tayo sa mga ganitong influence. Iba ang may criticism na tao sa isang taong critical sa lahat ng bagay. Hindi ito naghahanap ng pagpapala sa kaluluwa niya kundi kabigatan sa kanyang buhay. Ito yung mga pagkakataon sa ating Christian life na kailangan nating bantayan. We do not mock the work of God. We do not mock the promises of God. We do not mock even the people of God. And then another challenge, this warns you all to choose you this day whom you will mock. It's either the gods that your fathers have served beyond the river and in your Egypt, or you will begin to take seriously the word and the promises of God. Therefore, mga kapatid, fear and serve the Lord in sincerity and faithfulness. If it is evil in your eyes to take God with utmost honor and fear, choose you this day whom you will take lightly. Will you take lightly of God? Will you take lightly of sin? Or will you take Him seriously? Ito yung kailangan nating bantayan. Pwede mo na mamak ang promises ng Diyos kapag hindi mo pinaniniwalaan ng maayos sa puso mo. Kung nandyan na sa salita ng Diyos. Mas sinusunod natin minsan ang deception at promise ng kasalanan at pleasure nito kaysa sa promises ng Diyos. This is how we mock the promises of God.
Kapag ang isang tao mabilis siyang maniwala sa kasinungalingan kaysa sa pangako ng Diyos, sabi ng James 3:15, this is not the wisdom that comes from above, but this is earthly, unspiritual, and demonic. Kapatid, do not also be proud of wearing the badge of and spirit of mocking the ways and the plans and the wisdom of God. Do you know how low yung narrative patungkol kay Ishmael? Gusto niyo ba makita kung gaano kababa ang tingin ng narrative kay Ishmael? Moses did not even mention Ishmael in the whole narrative here. Laging sinasabi, the son of the bond woman, the son of the slave woman. And then, maganda rin paalala ito, beware also of the poisonous sin of jealousy and envy with your brother, especially when he appears to be more blessed than you, when he appears to be more gifted than you, when he appears to be more favored than you in some or some in many things. Huwag mo ngayang lamunin ka ng inggit or you'll end up being bitter toward that person and even toward God. You accept and submit to the lot God has given you. Ano ba yung binigay ng Diyos sa'yo? Baka ang binigay ng Diyos sa'yo ay itong bagay na ito. Pasalamatan mo ang Diyos. Tanggapin mo ang binigay ng Panginoon sa'yo. You accept that and you submit dahil doon ka magkakaroon ng peace. Kung si Ishmael, pinili na lang sana niya na maging tulad ni Jonathan. Si Jonathan alam niya at tanggap niya kung saan siya lulugar kahit siya yung kasalukuyang anak ng hari. Itong si David ay threat sa kanyang pamumuno to the point na nagalit ang kanyang tatay, si Saul. Sabi niya, bakit ka nakikipagkaibigan? Di mo ba alam, kalaban yan? Di mo ba alam na yan ay tao na magiging balakid? Threat yan sa pagiging hari mo. But what did Jonathan say? Sa 1 Samuel 20:14 to 15. Sabi ni Jonathan, if I am still alive, show me the steadfast love of the Lord that I may not die. And do not cut off your steadfast love from my house forever. When the Lord cuts off every one of the enemies of David from the face of the earth. Sana all, Jonathan, di ba? Na may ganito kang kaibigan, kahit ikaw ang mapopromote instead of sa kanya, hindi niya itatapon ang friendship ninyo. Hindi niya itatapon ang relasyon ninyo. He will recognize yung blessing at kamay ng Diyos sa buhay mo. Umiwas tayo sa ganito because look what happened. Hanggang ngayon, nagsasuffer ang Middle East because of this problem sa Genesis 21 that Ishmael and Isaac, they were never together. Kaya kung bisita ka namin dito dati, baka hanggang ngayon minamaliit mo or ini-scorn mo ang Diyos o ang kanyang salita o ang kanyang gawain o kaya kinakahiya mo si Kristo. Ang tanong, kailan mo siseryosoin si Kristo? The Lord Jesus Christ was the one who was offered to sin as perfect sacrifice. There's no other solution sa iyong problema na kasalanan apart from the Lord Jesus Christ sa kanyang pananampalataya mo sa kanyang persona at ginawa. Sa mga anak namin, nangungusap ako sa inyo, baka kinakausap ka rin ng Panginoon ngayon. Ang pagsiseryoso kay Kristo nagsisimula kapag maliit kayo sa tinuturo ng magulang ninyo sa inyo, lalo na sa family worship, seryosohin ninyo ang mga ito. Seryosohin niyo ang Panginoong Jesus at sundin niyo siya. Sampalatayanan niyo siya nang sa gayon ay maging ikaw ay alagad niya. Secondly, there is pain for the servants of God's promises sa verses 11 to 14. And this is so sad and I hope we can relate to this. Verses 11 to 14, and the things was very displeasing to Abram on account of his son. But God said to Abram, be not displeased because of the boy and because of your slave woman. Whatever Sarah says to you, do as she tells you, for through Isaac shall your offspring be named. And I will make a nation of the son of the slave woman also because he is your offspring. So Abram rose early in the morning and took bread and a skin of water and gave it to Hagar, putting it on her shoulder along with the child and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Abraham
Listen, mga kapatid, Abram was put into a difficult emotional quandary when he was asked by Sarah to cast out Ishmael. Mahirap ito. Si Sarah, hindi naman niya anak ito. Pero itong si Abram, anak niya, si Ishmael. Obviously, this is weakness on the part of Sarah. We should not condone the attitude and the action of Sarah dito. Hindi natin siya dapat ipagtanggol o kakampihan. Kahit sa isang perspektibong ito, hindi may tatago yung pagkakamali, harshness, and graciousness ni Sarah dito. Lalo na't hindi naman kasalanan lamang ni Hagar. Ang bagay na ito, kagagawan nilang mag-asawa ito, kaya merong Ishmael. Diba? So what was God's reaction? Dahil ba itong si Sarah harsh and gracious? Dahil ba siya ay masama ang galing pinakita dito? Ni-rebuke siguro ni Yahweh si Sarah. Sabi niya siguro, huwag mo ang pakinggan yung asawa mo. Ikaw ang masunod, ikaw ang lalaki. Hindi mo ganun ang makikita dito. Sa verse 11, the thing was very displeasing to Abram on the account of his son. But look what God did sa verse 12. God said to Abram, be not displeased. Whatever Sarah says to you, do as she tells you. So in other words, while Sarah's attitude was wrong, God again recognized her argument as consistent with the very promise of God. Ang sabi ni Morris dito, Henry Morris, it really was not possible for the two families to exist together and Abraham should follow. This is one of the hardest sentences dito sa narrative or dito sa pinag-aaralan natin, that these two persons or these two families, they have to part ways. Napakasaklap. Nakita niyo yung dinudulot ng kasalanan. God commanded Abraham to set aside his feelings and emotion kahit anak niya si Ishmael. Eh kung ikaw, si Abraham, maintindihan mo si Abraham. Siguro hindi ka papayag sa naging ganun na usapan. Sasabihin mo, hindi, anak ko siya. Dahil anak ko siya, mananatili siya dito. This was a painful experience for Abraham, no doubt. So God consoled him by assuring Abraham na, huwag kang mag-alala, Abraham. Akong bahala dyan, sumang-ayon ka lang at gawin mo yung sinasabi ng asawa mo. Yung anak mo na yan, gagawin kong great nation yan. So in other words, hindi yan magugutom, hindi yan mamamatay. Kaya siguro sa verse 14, bread at tubig lang. Pero alam nyo, napakasakit ng loob ko dito nung nabasa ko ito. Anak mo? Napakayaman mo. Napakayaman mo. You've got everything. Yung household mo, ang papabaon mo sa kanya ay isang tinapay at isang bote ng tubig na hindi pa mineral. Could you imagine itong ginawa nitong si Abram? Well, dinefend naman siya ng mga ibang commentators, so na-appeas naman ako. Probably daw, alam niya na the Lord will take care of him o kaya naman na take care of them. Kaya naman na ganun na lamang ang ayaw niyang mabigatan sila sa kanilang paglalakbay. Pero napakasakit siguro yung separation na ito. Ngunit ito yung kailangan gawin ni Abraham for the greater good, which is the protection and safekeeping of the covenant. Pag hindi niya sinunod ito, mas lalong walang maliligtas, walang promise na lalabas. So na-comfort si Abraham at pumayag siya, and that's what we have. Ang gusto ko makita nyo doon, yung pagpayag ng isang tatay na mawalay sa kanyang panganay na anak forever, never to see Ishmael again. This is not an easy text to read. Abraham was just a man. He was just a male person dito na hindi ganong ka-emotional, but this was so hard. And I hope makita nyo dito na habang siguro nakikita yun ni Abraham, naalala niya, ano ba itong pinasok ko? Nare-remind niya, ito yung kasalanan namin. But this is a mistake that I did, but I cannot erase them anymore. But I was just doing my best to be the best father kay Ishmael. I want to rectify my wrongdoings. Wala na akong magagawa, hindi na siya pwedeng mamatay. But I would just want to be a good father. Marahil ganun ang ginagawa ni Abraham. But you see, here is a spiritual truth, mga kapatid. Sa buhay natin and even the Christian life,
there will be those times where we will be able to commit some irreversible decisions, irreversible mistakes, na kahit gusto pa natin ibigay ang buong buhay natin at ang lakas natin to just bring back those decisions, but we will never be able to do it. And what we are going to do is just we have to accept it and move on. And that's the point here. In this sinful and imperfect faith that we have, there will be painful, irreversible circumstances which we must live with and seek to learn from them through the lens of grace. I could only imagine Abram, tinitignan niya yung kanyang anak. Ilang beses binanggit, he was so displeased. Pero nakikita niya, yes, mali ako. Yes, eto yung bunga ng sin ko, but anong dapat kong gawin? But you know, there are so many things in this Christian life na hindi mo pwedeng pakialaman, but you have just to move on and proceed sa bago mong direksyon. Circumstances include calamities. Irreversible circumstances like calamities, nasira ang iyong sasakyan or ang iyong pag-aari, ang bahay. How about misfortune? How about accidents? How about even the death of a loved one? These are irreversible events brought by providence. Wala kang ibang pwedeng gawin, but you have to accept. You cannot live doon sa nakaraan at sasabihin mo, ito ako at wala nang mangyayari sa akin. Part of life and the Christian life is this. You would have to accept that you would part ways with some of your beloved people someday. Not only circumstances, more importantly, sins and mistakes. Abraham's heart ripping separation from his son is a pain that is the direct consequence of his sinful relationship with Hagar, which he and his wife have conspired together. Oh, I wish I could tell you differently. I wish masabi ko sa inyo na hindi mangyayari ito sa atin. Na dahil Kristiyano na tayo, hindi kailanman mararanasan ng ganito, that we will be able to commit or to do some decisions in our lives na pagsisisihan natin balang araw. I wish I can tell you that. But Christian experience and scripture tells us otherwise. This is the sad truth. Not even the father of our faith, not even the gold standard of our faith was spared from this. He had this Ishmael, a sinful plan that was entirely his and Sarah's. Isipin mo sitwasyon ni Abraham, sarili mong anak, malalayo sa'yo, mawawalay sa'yo. Napakayaman mo, napakarami mong pera, napakarami mong possessions, pero tanging ganito lang ang magagawa mo sa kanya, ni hindi mo siya matulungan, ni hindi ka man pwedeng mag-wire transfer sa kanya dahil wala pang ganun nung panahon na yon. Talagang mapapalayo na siya at wala na magiging pakialam itong si Abraham sa kanya. Kaninong kasalanan to? Walang ibang masisisi kundi yung tao na nandun sa harapan ng salamin ni Abraham. Walang ibang masisisi, number one, kundi yung lalaki at ama ng tahanan. Hinayaan niya mangyari ito sa kanyang pamilya. And now he has no choice but to accept the fact that he will only be with one of his sons. I always tell some of you, or even dito sa pulpit, that one of my fears is that whenever we fail as fathers and mothers sa pag-aalaga natin sa mga anak natin, is that someday tatanda ang mga anak na yan and they will be able to figure it out. And they will be able to say sa'yo, nung bata ako, ba't hindi mo ginawa ito? Akala ko, napakabait mo. Akala ko, napakabuti mo. Pero ngayon naiintindihan ko na, may pagkukulang ka rin. May kasalanan ka rin. At doon magsisimula na malalayo ang loob ng anak mo sa'yo. Ito yung nakakatakot bilang magulang. Yung ganung karanasan. Pero sinong sisisihin mo? Choice ito ni Abraham. Sa kanya nagsimula ito. And now he has no choice but to accept the fact that ito yung mangyayari. Hindi siya pwede mamili at sabihing dalawa ang gusto kong anak at ito yung masusunod ko. Ito yung susundin ko.
To do so it is to lose the two. Kaya nga sabi ni Morris, sometimes it is necessary for God's people, if they are truly going to be in the will of God and to enjoy the fullness of His blessing, to separate completely from those who might be a source of friction, carnality, even though such separation will be difficult. Sabi ni Dale Ralph Davis, listen to this. These are the some of the best words here. Sometimes when God leads us through or out of the circumstances we have wrongfully arranged, there is no painless and ouchless way out. Ano mang piliin mo masakit, ano mang piliin mo mahirap, and there are those times na ganun, di ba? Pag nag-band-aid kayo, sugat mo, papalitan mo, kahit na anong gawin mo dyan, lalo na kung sariwa pa, masasaktan at masasaktan ka, either mabilis, dahan-dahan, it will always be painful, and life is like that. There are many problems in life that even when we have repented of those sins a long time ago, because of our rebellion and foolishness, yet there is no way to walk away without the wound and the scars and the anguish of that soul. Minsan, we have to accept the difficult reality that we have to proceed and move on because we cannot fix everything. We have to let it be like that. There are matters in life we cannot reverse, but to simply accept it with pain, heaviness of the heart, and tears. Well, the challenge is choose the path of pain authorized by God over the easier road but offered by God's enemy. May ganong offer, itong kalaban, pero mas piliin natin yung pain na inauthorized ng Diyos, katulad na sabi ni Yahweh kay sundin mo yung asawa mo, kahit masakit yan, yan yung kalooban ko. You might think na nagkikare sa'yo yung Diablo pag ino-offer niya yung madali, pero do not be deceived, because the devil is like a roaring lion who prowls whom he may devour. So, challenge ito, do not make this license to belittle sin. Yan ang sinabi na sa point number one. Or you just think na okay lang mag-commit ng sin at dahil lang Diyos, ina-allow niya man na we can walk the path of moving on. Oh, this is not only dangerous, this is the voice of an unbeliever. In fact, itong principle na ito ay nagtuturo sa iyo na mas lumayo ka ngayon sa kasalanan at kamungian mo. Look what it did to our father Abraham. Ginulo niya ang buhay niya at pangako ng Diyos. Ginulo si Hagar at si Sarah. Dahil sa kanyang maling desisyon, what happened? Hanggang ngayon, naggigyera sa Middle East. Ginawang mahirap sa kanila dahil ang kasalanan ay ganyan. If there's a lesson here, avoid in the first place committing sin, and that will be the irreversible damages na gagawin ng kasalanan sa buhay mo. Flee youthful lusts, flee sin, flee idolatry, flee. Do not be so foolish that you play with fire. And number two, we are weak creatures. We cannot control much of the things in this world. Part ng faith natin is to submit to God's word and to move on silently and humbly. There may be a time when we will have to part ways with people we love or live the life that we have come to love and enjoy. Buti na lang, ang buhay ng Kristiyano ay hindi patungkol sa dami ng nagagawa ng kabanalan o nagagawa mong kasalanan. Buti kay Kristo, we are accepted in the beloved. May nagawa ka mang kasalanan o wala. Kasama sa binayaran ni Kristo ay mga kasalanan na nagawa mo na irreversible. Kasama sa pinagdusahan niya ay ang mga pagkukulang mo, ang mga foolish decisions mo, ang mga sablay na mga decision mo, yung mga bagay na kumuha ng parusa sa Kanya. Para hanggang ngayon, kahit papaano, tingnan mo, may pamilya ka pa sa kabila ng marami mong maling desisyon. Tingnan mo, hanggang ngayon, may trabaho ka pa sa kabila ng marami mong maling desisyon. Tingnan mo, hanggang ngayon, may mga kaibigan ka pang hindi ka tinatapon kahit napakarami na beses na selfish ka. Tingnan mo, napakabuti pa rin ang iglesia mo sa'yo. Kung hindi kasama na pinagdusahan ni Kristo yan, wala nang tatanggap sa'yo sa totoo lang. Buti pinagdusahan ni Kristo ang mga irreversible acts mo. And now you are living with that gracious blessing from the Lord. How many of you here have not been the good sons and daughters, yet God still gave you good and
patient fathers and mothers who love you anyway. Maraming beses masama ang ugali mo, matigas ang puso mo, pero minahal ka pa rin ng magulang mo, iniisip pa rin yung ikaw. Ganito ang Diyos. Ganito ang binigay ng Panginoon. Binigyan ka pa rin ng iglesia, ng pamilya, binigyan ka pa rin ng Christian ministry kahit hindi ka worthy. Binigyan ka ng blessed job, many blessings that you can enjoy. Not because of us, but because of Christ. And to end this, thirdly, there is pity for the sinners of God's promise. Sa verses 15 to 21, when Hagar and Ishmael were almost dying, nagpadala ang Diyos ng anghel to take care of Abraham's son, at imbes na siya'y mamatay, nailigtas siya. By the way, hindi sinagot nung si Hagar, nagpray siya sa Genesis 16 or 17, sinagot ng Diyos ang prayer niya. Dito, hindi sinagot ng Diyos ang prayer o ang anguish ni Hagar, ang sinagot niya ay si Ishmael. Why? Because outside na ng promises itong si Hagar. Siya ay outside na ng people of God. So therefore, itong dalawang ito, kahit wala na sila sa pangako ng Diyos, God showed pity sa kanila. And that is a good point here. God shows pity even to those sinners who are outside His covenant. May mga blessing pa rin siya, binuhay pa rin niya, pinagpala pa rin niya yung tao. Ganyan ang pangako at kabuti ang Diyos. Kahit nasabi mo, masamang tao yan, Lord, dapat mamatay na yan. Sasabihin nila, yung mga tao masama, parang masamang damo, mahirap mamatay. Hindi, compassionate lang ang Diyos sa mga masasama na katulad mo. Compassionate lang siya, kaya nagmumukhang mahirap silang mamatay o mawala. Ganyan kabuti ang Diyos kahit sa mga makasalanan. Let me challenge you, no matter how far you have been from the Lord, He remains to be the one who hears those who call upon Him. Anong ginawa ni Yahweh? Narinig niya. And by the way, anong pangalan ni Ishmael? Ishmael, God hears. Alam niyo, kung ako si Ishmael dito, tatakpan ko yung aking ulo. Magkukumot ako. Yung pangalan ng covenant saan pinagtawanan ko. Ginamit ko yung pangalan niya para hiyain ko siya. But you see, Yahweh, ginamit niya yung pangalan ni Ishmael para iligtas siya. Ganito kabuti ang Diyos. So therefore, mga kapatid, God will do everything to make His promises stand the test of time. Lumapit ka kay Kristo. Pumunta kay Kristo. Di kanya pababayaan, di kanya iiwan, at tutulungan ka sa journey mo. Tayo lumapit sa Panginoon. Our Heavenly Father, we praise You for this message that we have heard. We need this message for us to be reminded that we have to submit and accept Your will, and give us grace, Lord, that You really uphold us. Tulungan mo mga wala pa kay Kristo dito maging maliwanag na kailangan nila si Kristo. Nasampalatayanan nila ang Panginoong Jesus. Walang ibang maglilinis sa kanilang kasalanan kundi ang Panginoong Jesus, na siya'y nabayubay sa krus para sa mga taong katulad nilang makasalanan. Huwag mo sila ngayon na umalis dito, na hindi nila kinonfront or hinarap ang salita mong ng Ebanghelyo. Mahabag ka sa amin at maraming salamat sa biyaya mo na pinakita mo maliwanag di lang kay Abraham, kay Isaac, masigit lalo sa aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.